Philippine peso, maaari ba nating gamitin pambayad ng krudo at iba pang mga produkto mula sa ibang bansa? At maaari ba tayong mag-imprinta ng napakaraming pera para ipambayad para sa mga ito? Gaano na nga ba karami ang Philippine peso na ginagamit nating mga Pilipino? Bakit halos barya na lang ito kumpara sa mga dayo? Kung nais mo ng malinaw na paliwanag para sa mga katanungang ito, ay ilike mo lang ang video at magsisimula na tayo. Alam mo ba na ang total amount ng Philippine peso na ginagamit nating mga Pilipino ay aabot lamang ng 1.849 trilyon pesos at ito ay naitala lamang noong 2021. Ngayon ay aalamin naman natin kung magkano ang US dollar na umiikot ngayon sa buong mundo at ayon sa Rankre.com ay nasa 40 trillion dollars na ang perang ito na umiikot sa sirkulasyon ng mundo at kung i-convert natin ito sa peso ay aabot ito ng 2.280 quadrillion pesos. Ganito kalaki ang agwat ng pera ng Amerika sa ating pera. Gayunpaman ang mga perang ito ay umiikot sa sirkulasyon ng mundo habang ang Philippine peso naman ay tanging sa Pilipinas lamang napapakinabangan ng mga tao. Pero bakit nga ba hindi tayo mag-imprinta ng kasing dami ng sa Amerika? Nang sa ganun sa sobrang dami nito ay magamit din natin ito sa buong mundo. At para malaman natin ang kasagutan, ay ipagpapalagay natin na halimbawa ay mag-iimprinta tayo ng 2.280 quadrillion pesos, nakatumbas ng 40 trillion dollars. Ano ang susunod na mangyayari? Una, ay ibabase ito sa demand ng mga tao. Halimbawa, dahil sa dami ng supply ng perang ito na sobra-sobra para sa demand ng mga tao, ay tiyak babagsak din ang halaga nito. Dahil kung mananatili ang halaga nito, ay tiyak wala nang magtatrabaho at lalong wala nang makikipagkalakalan pa sa atin dahil isa itong pandaraya. Dahil ang bawat iniimprintang pera ng bawat central bank sa buong mundo ay nakamonitor base sa supply at demand ng bawat bansa. Ibig sabihin, ang bawat bansa ay alam ang halaga ng iniimprintang pera sa bawat bansa. Nang sa ganon ay maging patas ang palitan ng pera base sa lakas ng bawat ekonomiya. Kaya't kung mag-iimprinta tayo ng ganito kalaking pera, ang magiging palitan ng dolyar sa peso ay aabot ng 21,633 pesos sa kada isang dolyar ng Estados Unidos. Nangangahulugan ito na kung nakabibili ka ng 50 pesos per kilo ng bigas ay magiging 21,633 na ito per kilo. Ibig sabihin, ang halaga ng hawak mong 1,000 ay halos wala na. At dahil dito ay wala na ring halaga ang mas maliliit pa nating pera, kaya't magsisimula tayong mag-imprinta ng mas malalaking halaga ng pera, nang sa ganun ay mas madali ang ating pagkukwenta. Ito rin ang dahilan kung bakit walang bansa ang tatanggap sa ating pera para ipambayad sa kanilang mga produkto. Dahil sa oras na magkulang tayo sa perang umiikot sa ating bansa, ay kakailanganin nating mag-imprinta ng mas maraming pera na magiging dahilan ng pagbaba ng halaga nito. Kaya't kung ang ilang bansa ay hawak ang perang ito, ay tiyak bababa rin ang halaga nito at madadamay sila sa pagbagsak ng ating ekonomiya. Kaya't hindi nila ito tinatanggap sa pagbili natin ng kanilang mga produkto. At ito rin ang dahilan kung bakit hindi natin kailangang mag-imprinta ng mas maraming pera. Subalit kung darating ang panahon at magkakaroon tayo ng produktong magiging sobrang halaga para sa mundo at tayo ang magiging main exporter nito, ay madali lamang tataas ang halaga ng ating pera at doon pa lamang tayo maaaring mag-imprinta ng karagdagang mga pera. At kung magpapatuloy ang ganoong sistema, ay maaari na rin tayong mag-imprinta ng mas marami pa at ipautang ito sa iba. Dahil sa oras na lumakas ang ating ekonomiya, ay magtitiwala na ang iba sa paggamit ng ating pera. Subalit sa kasalukuyang panahon, ang mapait na katotohanan ay mahirap pa rin ang ating bansa. Kaya't kahit sa atin galing ang produkto na ibinebenta natin sa mga dayo, ay kailangan natin silang singilin ng dolyar, yen o euro. Dahil ang mga perang ito lamang din ang magagamit natin pambili ng pinakamahalagang produkto mula sa mga dayo. Kaya't ang mga Pilipinong kumikita ng pera mula sa mga dayo ay napakalaki ng tulong sa ating gobyerno
dahil sa bawat pagpapadala nila ng pera sa Pilipinas ay kino-convert ito sa peso na nakukuha ng kanilang mga pamilya, habang ang mga aktwal na perang dayuhan na ipinadala nila ay magsisilbing foreign reserve ng ating bansa para ipambili ng mga pangunahing produkto na kailangan ng mga Pilipino mula sa mga dayo. Kaya't palagi kong sinasabi sa mga topic na ganito na ang mga OFW ang ating makabagong mga bayani. Dahil kung mauubusan tayo ng pera ng mga dayo, ay wala na tayong ipambibili pa ng mga produkto mula sa iba at mabilis babagsak ang ating ekonomiya. At dito na muna matatapos ang videong ito. At sana ay nagustuhan ninyo ang aking paliwanag tungkol dito. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Paalam!